sikat na couple TikTokers na sina Hazel Grace, Edip at Boss Choi, ipinatulfo ng lalaking nakapulot ng kanilang cellphone. Mga sikat na TikTokers sina Hazel Grace Edip at Boss Choi. Ngunit kamakailan lamang ay nasangkot sila sa issue dahil sa isang cellphone na ayon nga sa isang netizens ay sinabi umano nitong si Hazel Grace kasintahang si Boss Choi na magbibigay sila ng reward sa sino man ang nakapulot sa kanilang cellphone. At nang makipagkita na nga ang taong nakapulot ay nagulat ito dahil agad umano siyang pinusasan. Kaya inaabangan naman ang lahat ngayon ang pagpapatulfo ng naturang lalaki na nakapulot ng cellphone na isa pa lang tricycle driver. Ayon nga sa mga netizens ay sobrang dismaya Ado umano si Idol Raffy Tulfo sa ganitong gawain, lalong-lalo na at nagmamagandang loob lamang ang naturang lalaki. Narito naman ang nasabing pahayag ng kapatid ng nasabing nakapulot ng kanilang cellphone. Ayon sa kanya, para po sa hindi nakakaalam, si Angelito Martin po kapatid namin. Isang hamak na tricycle driver lamang. Tatlo po kaming magkakapatid, ulila na po kami sa magulang. Ako po ang panganay. Kaya napakasakit po sa kalooban na makita na nahihirapan ang kapatid namin. Ilang linggo pa lamang nung siya ang makalabas ng hospital dahil sa mild stroke. Hindi po siya nakakapag-tricycle gawa ng nagpapagaling pa po siya. Nagpasama po kay itong ang kaibigan po niya para makabili ng platinum karaoke. Tatlo po sila noong pumunta ng Raon. Ang pizza ay July 14, 2021. Wala po akong alam na nakapulot pala sila ng cellphone pagsakay nila ng taxi. Kaya nung may nagsabi sa akin na hinuli daw kapatid ko sa may 7-Eleven sa may tapat ng CMU, nagulat po ako at nagtanong-tanong, anong kasalanan? Bakit hinuli? At ang sabi pa taga CIDG ang kumuha at dadalhin sa krami. Pero ang sabi po, nakipag-meet up kapatid para maisauli na ang cellphone na napulot. Kaya po siya nakipag-meet up kasi sabi po daw ng may-ari ng CP, magbibigay po sila ng reward. Natuwa naman ang kapatid ko dahil siguro ang naiisip niya, maipambili na siya ng gamot. Kaya lumabas siya kasama ang asawa niya. Doon na siya pinusasan at hinuli ng pulis nung naibigay yung pera sa kapatid namin. Dali-dali daw hinuli, umaasa siya sa pinangako ng kausap niya sa cellphone na may reward siyang matatanggap pero ipinahuli po siya ng walang kalaban-laban. Ayan po kwento sa akin dahil wala naman po ako dun sa pangyayari ng mga oras na iyon. Maski mahirap lamang po kami, hindi po kami magnanakaw. Pinalaki kami ng tatay at nanay namin na salat man sa yaman pero punong-puno po kami ng pagmamahal. Maski kanino po kayo magtanong-tanong, mabait po yung kapatid namin na si Angelito Martin. Sa mga nagpadakip sa aming kapatid, kung may puso po kayo at pagmamahal sa kapwa, baka wala nyo na po kapatid namin. Maawa po kayo. Ilang beses ako nagpost ang humihingi ng tulong lalo na kay Sir Raffy Tulfo in action. Palagi nyo po pinapatanggal ang post ko. Pinare-report po ang FB ko para hindi ako makapag-post. Wala po akong sinasabi masama salita sa post ko. Ang paghingi lamang po ng tulong kay Sir Raffy Tulfo in action. Ang alam kong paraan para po siya ay matulungan. Maawa naman po kayo sa kapatid namin. Narito naman ang naging pahayag at sagot ng magkabilang kampo ni Hazel Grace Edip na nagngangalang John Michael Quezon. Sa lahat po ng hindi pa nakakaalam ng buong istorya, noong July 14, 2021 ay nagpunta kami ni Hazel sa Divisoria. Noong nasa Divisoria na kami ay napansin namin na nawala ang kanyang cellphone. Sinubukan naming tawagan yung cellphone pero nagre-ring lang at walang sumasagot. Maya-maya ay may nag-text sa akin na hindi namin alam kung sino at sinasabing may nakapulot nga ng cellphone ni Hazel. Sinabi sa amin ng lalaki na ito na bigyan ng reward ang nakapulot ng cellphone na ito. Kaya naman, tinext namin ang phone ni Hazel na willing kami magbigay ng reward. Pagkatapos nito ay tinawagan namin muli ang cellphone ni Hazel. Sumagot ang isang lalaki at nagtanong kung magkano ba ang aming ibibigay na reward. Sinabi namin na willing kami magbigay ng 7,000 pesos. Tumawa lamang siya at sinabing kulang ito dahil daw mamahalin ang iPhone.
50,000 ang hinihiling nila. Bukod dito, pinagsalitaan pa si Hazel na pupuntahan sa bahay, pipiliting kunin ang pera. Dahil sa takot na nararamdaman na namin ni Hazel noon, nagpasya kami na magpunta sa CIDG. Sa harap mismo at dinig na dinig ng pulis ay pinipilit kami na magbigay ng 50,000 para ibigay ang cellphone. Dito ay tinulungan kami ng mga kapulisan at tuluyan ngang na-entrap ang isang lalaki na tumatanggap ng pera at nagbalik ng cellphone. Hindi po kumpleto ang istorya na sinabi nila. Kaya naman ay nagmumukha kaming masama at nag-i-entrap ng isang tao lamang na nagbalik sa telepono. Sana ay huwag niyo kaming husgahan based lamang sa narinig niyo. Dahil may dalawang version po ang lahat ng istorya. Naka-file na po ang kasong ito sa piskalya. Handa kaming patunayan ang lahat ng ito sa korte. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Wala po akong kinakampihan pero sa sinasabi ni Hazel na balak siya ipaghahasa at nang hihingi pa ng 50,000, isino namang tangang gagawa nun tas makikipag-meet up pa. Diba if ganun yung magnanakaw dapat transfer pera muna bago meet up kasi wala namang magnanakaw na tanga or criminal na makikipag-meet up tas bibigay CP after niya magbinta ng ganun. Siyempre expect niya na may mga pulis na kasama yung pinagbabantaan niya. Magulo ang istorya lalo pat walang sapat na ebidensya. Saka if ganun pa pala din bakit walang any convo history silang pinapakita or voice call recording. Saka nakipag-meet up pa sa 7-Eleven. Napaka-public noon at wala siyang magagawang masama kay Hazel doon. Tama yan patulfo niyo para lumabas ang katotohanan. Kung hindi ka kasi tatanga-tanga at iniwan mo cellphone mo, eh di sana walang madadamay sa katangahan mo. May nalalaman ka pang reward-reward, hirap sa kabataan, saka ikaw influencer, di naman kita kilala at di ka naman maganda. Real talk tayo be, yang katangahan mo, pagtuunan mo ng pansin, hindi yung pagiging influencer mo. Dahil sa katangahan mo, may pamilya at taong magsasuffer. P.S. kung talagang may pira ka, ibibigay mo yung reward na kinukuda mo. Hindi ka magpapapakulong. Kawawa naman si kuya. Ang gusto lang naman niya makabili ng gamot. Grabe ka girl, bad yun. Sa bagay, itsura mo pa lang kahit maganda ka, iba talaga pag uugali mo. Kaya ayaw ko sa'yo, sa TikTok masyado kang OA at maldita. Sana magpakatotoo ka at maawa sa mga taong nagsuli sa phone mo. Maswerte ka, binigay pa sa'yo kahit walang wala sila kung sa ibang tao, di na nila ibabalik yan dahil hirap ang panahon ngayon. Buti pa, nasuli pa sa'yo. Ask ko lang po, paano magnanakaw ang kagagaling stroke po? Unang-una, nalaglag yung cellphone at may nakapulot, nakipag-meet up at binalik yung cellphone. Dapat ang pinusasan at pinakulong mo kung ninakaw yan sa'yo. Nagbagandang loob na ngang ibalik, napasama pa. Hindi mo masasabi na nakaw yan kung napulot, buti nga sinauli pa sa'yo eh. Kung ibang tao nakapulot noon, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, baka di na naisauli yan. Instead of saying thank you, pinakulong mo pa na turingan kang influencer na iniidolo ng ibang tao. Ganyan yung actions na ginagawa mo. Di ka man lang naawa sa tao, at ikaw naman boss Choi, huwag mo na ipagtanggol yung juwa mong utak bata at immature. Masyado.